Okay, tapos na ako mag-breakfast. Hindi ako happy with the breakfast kasi it's a Microtel kasi I'm expecting it's a buffet breakfast. Hindi ko siya may sasuggest. Kasi yun guys, welcome back again to my channel, it's Milian. At kung bago ka dito sa aking channel, please subscribe to my channel, it's Milian. And don't forget to click the bell button down below para lagi ka ma-notify sa mga about video na i-upload ko time to time. Alright, so, ano ba ang video natin for today? Okay, dito mo tayo, dali lang. Okay guys, hindi ko alam yung sasabihin ko, okay, medyo traffic. Alright, so today, ang gagawin natin for today is pupunta tayo ng Cabanatuan, Nueva Ecija. Alright, so andito ako ngayon sa EDSA, pupunta ako ng NLEX. Magkatrabaho ko doon actually, pero overnight ako sa may Cabanatuan. At tignan na rin natin kung ano meron sa Cabanatuan, diba? Sayang naman, i-vlog na rin natin. So, ganyan ako kawite, nandito ako ngayon sa EDSA. Nandito na ako actually sa bandang Roosevelt area, papunta ng NLEX. Okay, so tara, samahan niyo ako, punta tayo ng Cabanatuan. Tingnan natin kung ano ang pwede natin gawin at ano ang mga meron sa Cabanatuan. Alright guys, kasi first time kong magbabiyahe gamit sa Wiggy, going to Cabanatuan, going to Norte na mas malayo-layo. Alright, so itignan natin ang opportunity na to para makapag-vlog tayo. Okay, so yun lang guys, biyahe tayo. Guys, update tayo. Nandito na tayo sa Tarlac. Okay, ngayon, kalalagpas ko lang ng toll gate sa may dito sa Tarlac, sa dulo ng SETEX. Okay, so ito na yung magkoconnect ngayon sa TPEX, pero hindi tayo papasok ng TPEX kasi yung Cabanatuan tayo pupunta. So ngayon, ang dadaanan natin is yung SELEX, yung bagong bukas na so yung bagong bukas na highway sa norte na SELEX. Okay, so ito yung parang mabilis na daan papunta ng Cabanatuan. So pakita ko sa inyo yung sa SELEX. We'll be right back.
Okay guys, so yun yung Silex. So nakita natin maluwag na maluwag dumaan sa Silex, mabilis. At dito na tayo sa Cabanatuan. Kaso nga lang papasok tayo sa pinaka inner proper ano, proper city proper nila, parang ganoon. Pero anyway, mabilis na ito kasi ang punta ko naman sa SM Cabanatuan. So mga 30 minutes andun na ako. Okay guys, so yun ang Silex. So sa mga pupunta ng Cabanatuan, so diyan kayo dumaan sa Silex. So, ito guys ang kanilang kalsada. Ito may kita nyo dito sa may Cabanatuan, Nueva Ecija. First time ko dito. Yun ang traffic dito. So pinikiyot tong Aligia na to. Hindi pa pagtilan siya ng Tarlac. Hindi pa siya pwerte ng Cabanatuan. Don't get me wrong. Please correct me if I'm wrong or if I'm right. First time ko dito. Sorry. Yan. Yun lang ba nagta-traffic? Malilita ko sa pupuntahan ko. Sobra. Mag-check-in ako mamaya sa Microtel. Hotel. Microtel, yeah. So, dun tayo mag-overnight mamaya. Bayan, traffic. Okay guys, update tayo. Andito na tayo mismo sa pupuntahan ko. Sa may SM Cabanatuan. Alright, so yung daan papunta dito doon, yung dinaanan ko, ginagawa pa yung daan actually. So masyado pa yung traffic, pero anyway, pasok pa rin naman tayo doon sa target timing na 10 na makarating ng SM Cabanatuan, kasi target ko 11 o'clock, 10:30 pa lang naman, so pasok pa rin. Yun lang, hindi pa ako nag-almusal. So nakita ko na yung SM. So park lang muna tayo, then toilet syempre, tapos breakfast, then gawin na natin trabaho natin. Then after that, let's see kung ano pa magagawa natin dito sa Cabanatuan, Nueva Ecija. So tinakbo natin mula Cavite hanggang dito ng around 4 hours. Aray, no? Apat oras ako nakaupo dito ng drive. Non-stop. Actually, minto naman ako ng konti isang beses sa Shell. Pero isang beses lang. At di pa ako nakapag-breakfast. May agad ko. Malapit sa entrance. Okay guys, nandito tayo sa loob ng SM Cabanatuan. Puntahan ko lang yung tatabawin ko. Then after that, we are going to eat. Then, mag-check-in tayo dun sa hotel. Okay guys, first meal ko dito sa Cabanatuan. Shara, Starbucks. Hindi pa nakakaikot. So, mamaya pa ako mag-iikot. So, doon pala makakita ko sa nakakain. Mamaya for lunch. So, for now, Starbucks na lang muna tayo. Okay guys. Punta muna tayo dun sa hotel natin, sa Microtel. Check-in muna tayo kasi 1:20 na din. So, 2 o'clock yung check-in time kasi. Makapag-freshen up na rin. Then after neto, kailangan ko bumalik sa SM Cabanatuan para tapusin yung trabaho ko. And may overnight naman tayo dito. So let's maximize the time. So sa ngayon, mga around 50% complete na rin naman kami sa ginagawa namin. Yung reason bakit ako nandito, bakit ako nagtrabaho. So 50% na rin yung na-accomplish ko. Lapit na rin naman tayo. Pakita ko sa inyo yung daan, yung pupuntahan natin. Araw dito?
Grabe. Tutok na tutok sa araw. Kawawa naman yung kotse. Kawawa si Wiggy. So, hindi tayo sa Microtel. Parang ibang itsura niya sa Azure at saka sa person. Oh, no! So, punta mo tayo sa loob. Check-in muna tayo. Okay guys, update muna tayo. Nakapag-check-in na tayo dito sa hotel, sa Microtel. Okay. Hindi na ako nag-vlog doon sa may reception kasi hindi naman to paid or libre yung hotel. Binayaran ko to, no? Okay, so anyway, pakita ko lang sa inyo. Mag-room tour lang tayo. Medyo kumalat na yung gamit ko. Okay, tapos ang kaya ko lang napili itong hotel na to kasi ang first option ko talaga yung Harvest Hotel dito sa Cabanatuan. Just so happen na fully booked sila. So ito yung hindi pa masyado fully booked. Ganun. Ang maganda lang dito kasi is they said it's an international service hotel. So ano ba international service hotel? Eh, parang wala nang pinagkaibang international service hotel with the local service hotel. Ang magiging pagkakaiba lang nalang is, ako paniniwala ko ha, is yung hospitality at saka yung service mismo nung mga empleyado sa hotel. So, kung gano'ng tagakaganda yung services sa hotel. But doesn't mean na kung maganda yung services sa hotel, you can call it international service hotel. Alright, so anyway, so, hindi ko alam kung ano yung breakfast dito. Okay. Pero meron itong breakfast sa kasama. Then, meron din swimming pool dito, tsaka maliit na gym lang. So, yung swimming pool, tinanong ko, hanggang 8 p.m. lang pwede mag-swimming. And it's already 2 o'clock in the afternoon. Kailangan ko bumalik sa SM. Pero mag-room tour muna tayo. Okay, pakita ko sa inyo yung room. So, ito yung room. So, pagpasok mo rito sa may pintuan, ayan yung pinto. Dito yung toilet. Okay, yung toilet, malinis naman. Nilagay ko na yung rug. Okay, so nagbigay sila ng shampoo, sabon, toothbrush. Okay, tapos may slippers na rin. Ayan. Tapos maluwag naman. Very spacious yung kanilang toilet. Ayan, meron naman hot and cold. Diba? So, may bidet. Diba? Yung bongga, may bidet. And may hair dryer. So, ayan siya. Hi! Okay. So, ito yung toilet. Okay, then ito naman yung room. Itong kwarto na to, parang siguro extension to dun sa kabilang room. Okay, so anyway, nakalock naman. Tapos ito yung bed. So, kinuha ko yung queen size bed lang. Then, nandito yung closet. Ayan, tapos pwede ka ritong pagmuni-muni. Ayan, sa labas ang view. Okay, pero wala namang masyadong magandang view dyan. So, ito lang yung room. Ayan, tapos may TV. So, simple lang naman din siya. Simple lang. Ito, may ilaw naman yan. Ayan, may pailaw si Mayor dyan. Ayan. Okay, so simple lang yung room. Hindi naman ganun kabonggam-bongga. Okay, it's a normal hotel room. Yun. So, ito lang siya. Kasimple. Ayan. Tapos, nandyan na yung mga sapatos ko. Actually, may kulang pa isang sapatos yan. Nasa kotse lang. Tapos, ito yung pang gamit ko. Then, yung closet. Ayan, may pailaw sa loob ng closet. Nandito na yung mga damit ko. Okay, gagamitin ko until tomorrow. Wow! Kasi pagkatapos ko ito ngayon, pagbalik ko ng SM Bacor, ito yung sasuotin ko. Tapos bukas, ito na yung sasuotin ko. Ayan. So ito yung sa gala, ito yung pauwi. Ayan. O diba? Ang taray. Ang daming outfit. Diba ko lang. So yun siya. Tapos merong nakakaloka. Siguro ito i-request mo yung water dito. Yan. Okay. So, ito yung room. Yan. So, maligo muna ako. Mag-refresh muna ako. Ito yung first outfit ko kasi, oh, diba? Nabili ko to sa may H&M. Okay. Naka-sale siya. Ang ganda niya, in fairness, naka-sale lang siya. Hindi ko nasasabihin kung magkano yung presyo, pero naka-sale lang yan. Alright? So, mag-refresh na ako. Tapos, pagpapit ako ng damit. Tapos, babalik tayo. Ay, kakain nga muna pala ako. Ayan, bumili muna ako ng Chowking. Hindi muna ako bumili ng local food dito kasi hindi ko pa ako nakakaikot. Pero yung mga staff ko, pinakain ko muna ng Chowking. So, order nila ako ng Chowking para sa akin. So, yun. Yan. O, diba? Ang ganda. O, yun. So, kain lang muna ako. Then, maligo ko. Freshen up. Then, change outfit. Then, balik tayo ng SM Cabanatuan. Okay, guys. First meal natin. Ito. Chowking. Diba? Pumunta tayo ng Cabanatuan para kumain ng chicken loriat. O, diba? Bongga. Ayan. So, ito muna yung first meal natin for today.
Yan, kasi hindi pa nakakaikot, pero ito muna ating pagkain. Okay guys, andito tayo sa kotse, balik tayo sa SM Cabanatuan. So, nag-change lang ako ng damit, nag-freshen up ako, tapos tuloy-tuloy ang trabaho. So, yun muna ang gagawin natin bago tayo mag-lamirte. Tapusin muna natin yung dapat natin tapusin dito sa Cabanatuan, yung trabaho. Alright, so go na tayo, balik sa SM Cabanatuan. Okay, let's go! Nag-google map ako. Kasi, diba nga, hindi lang ako nakarating dito. So, pwede ako maligaw kapag hindi ako nag-google map. Pero hindi tayo dadaan dun sa may malubak kaganina. May malubak ako nadaan ng kanina. Hindi ako dadaan. Dito yung side na tinatayo yung mga subdivision actually. Medyo mukhang mamahali mga subdivision. Ano dito sa kanina? Guys, 7 o'clock na ang gabi. Ngayon ko lang natapos yung trabaho ko. hindi ko alam kung saan ako kakain. So, technically, baka dito na lang din ako kumain sa SM. Maghanap na lang tayo ng kakaibang restaurant. Pero feeling ko, kung ano rin yung restaurant dito, meron din sa Manila. So, walang something special na pwedeng kainan. Unless kung lalabas ako, pero tinatamad na ako lumabas. Napagod ako for today. So hanap lang muna ako ng kakainan ko. Ayan guys, ikot ako ng ikot dito sa SM. Naghahanap ako ng kakainan. Eh, wala naman something special yung local delicacy ng Lebeziha. So doon na lang ako kakain. Sa may hotel, baka doon sa hotel nag-serve siya ng authentic na Nuevesihan food. So, uwi na lang tayo back to hotel, tapos na lang tayo kumain sa may restaurant doon. Sana bukas pa. Kung hindi, hanap tayo ng restaurant sa labas talaga. Okay guys, update tayo. Nandito ako sa may bistro ng Microtel. Umorder na lang ako ng lechon kawali with lime. Wala silang buto tayo. Then one rice lang kasi hindi ba ako masyado nag-rice. Then after na ito magsuswimming tayo kasi hanggang 10 o'clock daw yung swimming pool. So kain lang tayo mabilis tapos magswimming tayo. Parang iniisip ko, parang masama ba na magsuswimming ka after kumain o dapat swimming ka muna bago ka kumain. Kasi yung pagkaling ako sa work, so medyo gutom si lola mo. So gusto kong kumain pero I want to swim. So diba ang gulo? Anyway, iisip ko na lang na magkain na lang muna, then after that mag-swim ako. Mabilisan na just to feel the freshness of the water na ng swimming pool. Sana fresh na yung water ng swimming pool. Just a little na lang, swim lang naman. Hindi naman ako ganun magbabagbad sa swimming pool, pero gusto ko lang mag-swim. Gusto ko lang maximize yung facilities nila. So nito ako sa may Bistro 360. And yun lang, medyo costly yung price nila, pero it's manageable kasi parang good for 2 to 3 person naman yung food, so medyo marami yung food, yung serving ng ulam. Anyway, maulam naman ako, so okay lang. Then I order for 4 season kasi wala na sila pineapple juice. I want to have pineapple sana para for the digestion kasi nga magkakain ako. Pero walang pineapple juice. So anyway, okay lang din. So intay ko na yung pagkain. Di pag nabukay yung pagkain, pakita ko yung food, then kakain tayo. Then after that, mag-swimming tayo. Bigyan ko kayo ng date later. Okay? So konti rin tao dito. Kasi nga, nag-8 o'clock na. Alright, so
kain na muna tayo. Tignan natin kung dumating sa kain. Guys, nag-swimming ako. Just so happened, madilim sa swimming pool. So, hindi na rin ako nagtagal. Kasi pinatay na yung ilaw. So saglit lang din naman ako, mga 15 minutes. So, bawi na lang ako bukas ng swimming ng umaga, mga ganyan. Kasi, hanggang 10 lang naman yung swimming pool. Pero, nakapatay na yung ilaw kasi. So, ayoko mag-sala. Sa ko lang mag-isa. Oh, baka may mumu, ganun. Baka may humatak ng bako simple, delikado, di ba? So, yun. So, aligo lang tayo. Tapos, view lang sa internet. Then, baka manood ako ng ano, ng live streaming ng ano, Miss Universe Philippines. Di ba? Aligo lang muna ako. Hi guys, good morning. Saturday tayo for today. Kagigising ko lang. It's 7 o'clock in the morning. And marami akong gusto gawin for today, but for now, mag-breakfast muna tayo, so coffee, tapos mag-serve sila per plate na food, so hindi siya buffet part, and the usual ng restaurant, so ako pa lang ang tao dito, pero may pa may nag-breakfast, kaya hindi naman tao, so kaya mo tayo, tapos ikot ko kayo doon sa hotel, ano yung usual, kasi kagabi nag-swimming ako, just so happened na madilim na yung swimming pool. So, mga 15 minutes ako from swimming. Then, umahaw na nga ako. Tapos nun, natulog na rin ako after kasi pagod ako. Ah, okay. Ang food natin for this morning. Ayan. So, merong bototay. Ano ito? Hotdog ba ito? Bototay. I don't know. Spanish or against an egg. Then, we have some fruits here. And coffee. And juices. Then, if you want to get some bread, you can get some bread on the table. But this is too much already. I mean, I don't want to eat too much kasi hindi man ako masyado malakas kumain then in a way. Lalo na kanin. Diba? So, kain tayo. Okay, tapos na ako mag-breakfast. Hindi ako happy with the breakfast kasi it's a Microtel. Kasi I'm expecting it's a buffet breakfast. Kasi nga, diba, they said it's an international standard. Eh, tapos yung sinerve lang is, akala ko bototay pa. Hindi siya bototay. Hotdog lang siya. At saka Spanish sardines, tapos itlog, tapos yung prutas lang is orange, sliced orange, saka sliced apple. So, yun lang. Then, coffee. Tapos, yung juice niya, negative kasi yung, alam mo yung lasa ng mga tinitimplang powder drink lang. Ganun lang yung lasa niya. So, negative tong, for me ha, negative yung breakfast nitong Microtel. So, it's not, hindi ko siya may suggest. Kasi, you know why? Honestly, I paid like $2,500 for the one night here in Microtel with breakfast. Pero pag wala kasi breakfast, 2,000 pesos lang. So parang ibig sabihin, 500 pesos yung dinagdag ko just for the breakfast. And if I just knew na
ganun lang yung breakfast. Sana hindi na ako nagpa-add ng breakfast. Sana kumain ako sa labas. Yung 500 pesos ko, mas marami pa at mas masarap pa mabibili kong breakfast sa labas. Di ba? Yun. So, negative yung breakfast nila. So, hindi... I don't know. Tapos may rice pa. Hindi ako masyado sa rice. Kaya kalahati lang ng rice na nakain ko. Then marami rin naman silang guests in a way. Tapos pakita ko sa inyo yung area. Balik na tayo dito sa room. Okay, i-review natin itong hotel na to. I'm not happy with the hotel totally. For me, it's a very, 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 very normal hotel na hindi siya dapat binabayaran ng 2,500 pesos. Alam mo yon? Parang, okay na to for 1,500 pesos to gantong room o gantong klaseng hotel. Dapat. Kasi, I mean, I'm not happy with the food. Hindi siya enticing. Parang gano'n. Anyway, tapos nun, yung pool, pinapatay na nila sa gabi agad. Wala pang na 8 o'clock pa lang pinatay na ng ilaw, pero you can swim until 10 p.m. So nung nag-swimming ako no around 9 o'clock ng gabi, kagabi, may konting ilaw, okay, pero hindi yung bukas yung ilaw lahat. Anyway, ako lang naman yung tao nag-swimming kagabi. Tapos so parang nakakailang na mag-swimming ng parang 70% madilim yung pool. Ganon. So, paano kung may mangyari sa akin doon kung malunod ako? So, walang tao doon. Ganyan. So, tapos wala pang ilaw masyado. So, parang 70% lang yung madilim. 70% madilim, 25% ng maliwanag o 75% yung madilim. Parang ganon. Tapos noon, yun. So, tapos yung gym nila, na pinakita ko sa inyo yung gym nila, yun lang yun. Parang, hindi naman ganito ang gym na, ano, pang ano lang ba to, di ba? Parang, anyway, so hindi siya ganun kasaya, di ba? Parang, ang dapat lang dito, tulugan lang talaga. Hindi ko sinisira itong hotel na ito, ha. Pero just an honest review for me, you know. But the aircon is very cold, okay. Malinis naman yung room, malinis yung toilet. Just so happens sa toilet, walang tissue paper. Walang nakalaan na tissue paper. Tapos, ano pa ba negative side? Yun lang naman ang problem. Tapos, di ba may pintuan nga dito sa room ko na parang tagusan sa kabilang kwarto. Pakita ko sa inyo.
ayan yung room na tagusan sa kabilang kwarto. So, ang problema dyan, yung habang kagabi, nakahiga na ako dito, narinig ko yung ingay nung mga tao sa kabila. So, yun yung issue dun sa may pintuan na yun. Kasi narinig ko yung tao dun sa kabila. Pero hindi na maungol. Baka nagkukwentuhan sila, ganun. At dito wala man sa marin nga ungol kasi nga, mag-isa lang ako dito, Diyos ko, hello, ayan. Ayan. So, yun siya. Para sa akin, itong kwarto na to, compare mo sa ibang mga hotel na napuntahan ko, ito ipang 1.5 lang, hindi to pang 2,000 pesos. Parang ganun. Hindi siya worth for 2,000 pesos. Tapos, yung feel niya ng hotel na to, parang napaka-probinsya. Alam mo yun? I mean, nasa probinsya ka na nga, tapos ma-feel mo yung nasa hotel, masyado yung hindi very urban feel, hindi ano ba sasabihin yun? Yung alam mo yun, parang hindi ka nasa hotel. Parang ganon. Parang kang pumasok lang ng isang dormitoryo sa lobby niya. Parang ganon. Diba? Kasi tinignan ko pa naman yung review dito. Yun. Ang review dito is sabi, international ang kanilang service. Yun yung term nila. So, well, ano ba yung international service? There's no such thing international service for me. International service is just a matter of, kunwari, nagpunta ka lang, sige, pumunta ka sa Australia or sa Western country, okay, nag-hotel ka doon. What's the difference of being international service? Ganun din yun. Parang i-welcome ka lang din nila, mag-check-in ka, then meron lang din na maghinis ang kwarto mo, ganun. Pero kung gusto mo talaga sabihin international service talaga ka na talaga nilin niya may sarili mo sa international service na nakakatawa, dapat maganda ang breakfast mo at sobrang buffet na masarap. Kasi wala, lot to. Sobrang, alam mo, promise ha, hindi pa ako nakakaikot dito sa Nueva Ecija. Ang kahapon, ginawa ko lang po trabaho, pero ito, medyo negative yung hotel na napuntahan ko. Sana talaga, kasi ang first choice ko talaga yun sa Harvest Hotel. Mismo yung office mate ko, sinabi niya, sobrang ganda ang service ng Harvest Hotel, then masarap din yung breakfast buffet. Dito, naging option ko ito kasi nga, fully booked na sila. So, sabi, ito na lang yung second na magandang klaseng hotel. Pero, lot naman. Ganun. So, yun yung ating review din sa hotel na to. Di ba? Bigla tayo ko na review sa hotel na to. Tsaka. Yun. Very normal lang siya. Hindi siya wow factor for me. So, kung magbabayad kayo ng 2,000, 3,000 pesos for this hotel, no. Yun. Yun lang siya. So, mag-ayos ang sarili ko. Then, balikan ko kayo for any update ko. Anong gagawin natin dito sa Nueva Ecija? 12 o'clock, check out ako. Okay guys, update tayo. Pauwi na rin ako. Mag-check out na ako. Para makating ako sa Cavite ng 5 o'clock ng hapon. Sana. Kasi magpapalaundry pa ako, diba? Antaray. So, yun lang. Hindi tayo nakaikot dito sa Cabanatuan. Okay, kasi wala naman something special dito sa Cabanatuan kundi yung magtanim at magsaka ng rice field, ng palay, ganyan. Tapos nun, bili ka lang ng longganisa nila. Okay guys, update tayo. Nandito tayo sa NLEX. Mabilis naman tayo nakarating sa NLEX. Actually, 2 hours lang kaya natin ibiyahe from Cabanatuan hanggang Painoma. So, ito mga ano na lang to. Less than an hour na lang to. To be exact, dito na ako pa San Fernando, Pampanga. Okay. Kasi mabilis lang ko. Ito, Mexico. Mexico exit, then after na ito, San Fernando exit. So, yun.